Good day sa inyo mga katiktik at maayong buntag. Sa video na ito ay papakita ko kung ano ba ang basic requirements sa pag-renew ng rehistro ng inyong mga motor. So kailangan natin may OR, Xerox copy at yung CR. Siyempre, yan, OR, CR sa bahay. So tara mga katiktik, pag meron na kayo niyan, so siyempre kailangan nyo rin maaga. Kailangan pagsikat ng araw, papunta na kayo doon sa emission testing para magpa-smoke test. At pagkatapos ng smoke test mga katiktik, pupunta na kayo doon sa LTO para ma-inspeksyon ang iyong mga motor. At syempre, i-rebuild din natin kung magkano nga ba ang babayaran natin. At syempre, bago na din po yung form sa OR. Kaya huwag na kayong magtaka kung ganito na ang itsura pag ibigay na sa inyo mga katiktik. Kasi ito na po yung bago nilang official receipt. So yan ang itsura niya. So may nakalagay na kung hanggang kailan po kayo mag-renew ulit sa inyong mga motor. May parang nakalagay dun sa baba na expiration date. Kung sa English pa, next renewal. Kaya sa mga gusto dyan na matapos agad mag-register ng kanilang mga motor o mag-renew ng rehistro, so ang best technique dyan mga katiktik is gumising ng maaga at pumunta ng maaga. Tulad nito, kakasikat lang ng araw, yan, nasa biyahe na po tayo papunta doon sa smoke test, kasi yun po yung pinakamatagal dito sa process na to. Yung smoke test po talaga ang nagpapatagal kasi ang dami pa pong inuuna at dami ring sumisingit. At yung mga nakasingit rin, wala din pakialam kung mayroong nauna sa kanila o wala. Ang ano dito yung iba mga katiktik, ang puhunan is tibay ng mukha, pakapala ng mukha mga katiktik sa iba yung mga late dumating dyan. Kaya kung ayaw nyo maranasan yung kapala ng mukha, huwag na kayong magpa-late. So malapit na ako dito makarating mga katiktik. So yan, so napansin nyo, sarado pa, mayroon pa ditong mga motor sa labas mga katiktik. So sila po yung mas maaga sa akin, so gagamitin natin yung kapal ng ating mukha dito mga katiktik. Bale, pang-apat po tayo dito sa pila mga katiktik. So yan ang pangalan ng emission nila mga katiktik sa Joy Emission. Dito lang yan sa Kalokohan. Este, Kalookan. Siyempre, sarado pa mga katiktik. Ganun talaga. Maghihintay tayo kasi tayo yung may kailangan. Sa sobrang aga nga namin mga katiktik, meron pang mga police na training na nagja-jogging. Ano, maaga pa, wala pang ano yan, 6. O magsi 6 a.m. pa lang yan mga katiktik. Yan. At sa wakas mga katiktik, nakapila na tayo dito na tayo sa loob. Ayan, pang-apat po tayo dito sa loob mga katiktik. At yan, sa akin na po. Yan, hindi ko na binidyo yung iba, sa akin lang binidyo ko. So yan, nakapila na po ako dito. Yan, nakalagay is pass po yung ano natin, papil natin doon sa emission mga katiktik. So yan, mission accomplished. So ang binayaran natin doon mga katiktik is 350 sa emission mga katiktik. So dahil tapos na tayo doon sa smoke test mga katiktik, pupunta na tayo ngayon sa mismong LTO sa Nabutas mga katiktik. So sa mga taga Nabutas dyan, shout out sa inyong lahat. Kung nakapanood kayo, huwag kalimutan mag-subscribe. At syempre, isama mo na rin din yung notification bell button mga katiktik para maging updated ka sa susunod ko na video. Maraming salamat. Kapag ganitong crossing ang ma-encounter nyo, so dapat kayo harap sa kanan, harap. At dito tumingin sa harapan. Kailangan gamitin nyo yung tinuro sa inyo mga katiktik. So tara, samahan nyo na ako at bilis-bilisan natin ng konti. So habang papunta tayo doon mga katiktik sa LTO, hayaan nyo muna akong magkwento sa inyo mga katiktik. So sa mga may sirang gadget dyan, mga cellphone at iba pa mga katiktik, try mo akong i-message at kontakin sa Facebook page na TikTik page. So ang location namin mga katiktik is nasa Caryedo sa Quiapo. So mag-message ka lang doon mga katiktik.
baka meron kang ipapagawa. Bigyan lang natin ng 0.100% discount. Kala mo ang laki na ng discount, katiktik, no? Pro lang harong biro, mga katiktik. Pwede kayong mag-PM at mag-inquire or mag-canvas doon kung magkano pong pagawa sa inyong mga cellphone. It's either open line or unlock LCD or charging port, mga ganyan, mga katiktik. So pwede kayong mag-inquire doon sa page ko na TikTik page. At dahil wala na akong maikwinto, mga katiktik, hayaan ko muna kayo na kayo muna ang magkwento sa inyong sarili. By the way, mga katiktik, kung sino man yung may Honda Click 1 to 5 sa inyo, pa-share naman kung mayroon na ba kayong plate number. Kasi itong dala ko ngayon, mga katiktik, kay Schema Technique ito, mga katiktik, wala pa rin plate number hanggang sa ngayon. Imagine that, 6 years na siya, mga katiktik, pero pag pinuntahan mo yung kinuhanan niya, hanggang sa ngayon wala pa rin yung plate number, kung sa Tagalog pa, plaka. At sa mga viewers ko, mga tagat kolonya dyan, mga katiktik, shout out sa inyong lahat. So ganito po talaga dito sa Caloocan, kahit maaga pa, so minsan traffic na, mga katiktik. At makita mo yung mga ginagawa sa kalsada, hindi pa tapos kahit tapos na ang eleksyon. So napapansin nyo naman, tuwing eleksyon maraming binubungkal sa kalsada. Hindi ko lang alam, kahit yung iba ayos pa ay sinisira muli. At hanggang sa ngayon, hindi pa ulit nila naiayos. So sa mga viewers ko dyan, kung meron mang nanonood, so pa-comment naman kung meron din bang ganyan sa inyong lugar. So yan o, pansin-pansin nyo, maraming ginagawa sa kalsada tuwing eleksyon. So kung meron kayong ganyan, mag-comment ka para malaman mo na hindi ka nag-iisa. Dalawa na tayo kung sakali. Kung meron mang nanonood dito. Change topic naman tayo, mga katiktik. So sa mga hindi alam kung ano nga ba ang expiration ng rehistro ng motor nyo, next time na magpa-register kayo, mga katiktik, pwede namang itanong natin sa counter. Kasi ganun po yung ginagawa ko. Tinanong ko po yung counter, pinasulatan ko po sa likod na hanggang kailan po ito valid. Kaya nalaman ko kung anong month siya nag-i-expired. So halimbawa, mga katiktik, nag-registered ka ng May 1. So pag next year, mga katiktik, kung anong year, halimbawa 2021, so pag 2022, 'di ba May 1 ka nag-register, mga katiktik, pagdating ng 2022 May 1, considered pa po yan, mga katiktik, hanggang sa katapusan, hanggang sa May 31. So pwede mo pa yan magagamit, hindi pa po yan huhulihin. Ang huhulihin lang po na expired na yung rehistro ng iyong motor is kapag po umabot ka ng June 1. So May, buong month po kasi yan, mga katiktik, kung anong month ka nag-registered, wala pong date yan, ang expiration yan. Isang buwan, buong buwan po pala, buong buwan po yan, mga katiktik. So pag lumagpas ka doon sa buwan na ni-registered mo yung motor na yan, so ibig sabihin expired na yung rehistro mo. So itong information na to, mga katiktik, inakuha ko lang po ito sa vlog ni Cole Bosita. So yun po yung sinasabi niya, mga katiktik, whole month pwede mo siyang gamitin. Kahit 1 ka nag-registered, so buong buwan po pwede yan siya gamitin. Huwag lang lumagpas sa susunod na buwan. So maganda yung may konti tayong alam, kasi yung ibang mga enforcer dyan, mga katiktik, sabihin sa inyo na na-expired na yung ano nyo, rehistro ng iyong motor. At kung ikaw ay wala kang alam about sa ganon, so syempre maninibago ka ngayon, kakabahan ka ng konti. Konti lang naman, mga katiktik, hindi naman masyadong kabado. At sa mga mahilig magpalit ng muffler dyan, so pag-usapan naman natin yung muffler, mga katiktik. So meron na pala atang batas na naipasa na exempted na po ang mga 400cc pataas.
hindi na po sila hinuhuli pag sila ay nagpapalit ng muffler kasi sila po ay mga big bikes. So sa mga hindi big bikes na mahilig magpalit ng muffler, ang tanging advice lang mga katiktik is bago nyo ipa-register, dapat na pagpalit na kayo ng muffler para ma-check po yan sa inspection, kasi pag nagpa-register tayo, ini-inspection po yung motor. So ang advice dito is dapat picturean nyo yung muffler nyo na naka-inspection, or mas maganda, i-video nyo yung motor nyo. So base po yan sa nakalap ko na informasyon. Hindi yung pa-register nyo muna yung motor nyo, pagkatapos ma-register, saka nyo palitan ng muffler. So ang mangyayari noon, kapag hinuhuli kayo sa daan, wala kayong ebidensya na pwede po yung muffler na naipalit nyo. Hindi katulad ng na-inspect na sa LTO bago nyo ibinabiyahe gamit ang muffler na yan. Panatag ang loob kapag na-inspect na. Pero kapag hindi pa na-inspect at yun ang gamit nyo, makadaan kayo sa lugar na mahigpit at kayo ay mahuli, uuwi po kayo na walang tambutso ang iyong motor. Yun lang ang ma-share ko about sa muffler. Sana meron kayong nakuhang idea katiktik. Malapit na ako makarating sa paroroonan doon sa LTO at medyo naghahanap ako ng may topic natin. Shout out pala kay Christian Lamo, ang all time member ko sa channel ko. So siya lang nag-iisang member dyan. Solong solo niya yung channel ko. Maraming salamat sa iyo, bossing Christian Lamo. So sa mga nag-YouTube dyan, sana makaswerte din kayo ng 1 million views, kasi ako hindi pa sinwerte. Puro kamalasan muna. Tagal-tagal pa maging swerte. So by the way, nag-change muna tayo ng mic mga katiktik, kasi maingay dito ngayon sa area ko. Doon sa kabila dati hindi masyadong maingay. Dito maingay, kaya nag-change tayo ng mic. So napansin nyo, malapit na tayo. Kung sino mang maswerteng YouTuber na naging 1 million, small YouTuber lang muna na naging 1 million yung views mga katiktik, ang swerte-swerte noon, mahahatak lahat ng ginagawa niya. So itong daan na pala to mga katiktik, tuwing isang taon lang ako dito makapunta sa Peaceport. Kasi siyempre taon-taon lang tayo nagpaparehistro ng motor. Pero itong motor na to mga katiktik is kay Kang Schematic Technique. So pa-subscribe din kay Schematic Technique mga katiktik, yung kanina na ano doon, yung may nag-pop up doon sa nauna. Yun, sa kanya po itong mga katiktik, pinaparegistered lang natin. At siyempre ginagamit na rin natin, hinihiram. Kaya paparegistered natin para iwas huli. Kasi kung rehistrado yung motor na gamit nyo mga katiktik, hindi ka kakabahan kapag ikaw ay nagbabiyahe. At alam mo ba mga katiktik na mas mahal pa yung pagpatubos ng motor nyo kung sakaling kayo ay nahuhuli kaysa pagpa-registered. Kaya sa mga hindi pa naka-registered dyan, pa-registered nyo na rin yan para pare-pareho tayong hindi mahuhuli. Grabe yung iba dito magpatakbo mga katiktik. Makita lang ng konting space ay talagang sisingit. Sisingit at sisingit na siya mga katiktik. Kaya tayo, safe drive lang tayo para iwas tayo sa aksidente. So paunahin natin tong malaki kasi mahirap na masagi tayo dyan. Magkamang tayo pa uwi nyan. O yan. Pagdating sa kanto-kanto mga tiktik, giveaway, mahirap na. Kaya dito tayo. Yung tinatawag nila na apply natin yung takbong kalmado mga katiktik. So yan. Kalmado lang yan, ha? Wala pang ano yan, wala pang maraming kasabay. Hindi katulad noon, ang tuli noon. Eto kaya, nasa 80 na kaya yung takbo nito mga katiktik. Yan, oh. Tapos biglang yung ano, yung isa doon, oh, ang bilis noon. Biglang ang bilis niya, 80 na yung takbo. Tapos biglang may overtake, ang bilis-bilis. So yun, malapit na ako sa Peaceport. Ito yung entrance ng Peaceport dito mga katiktik. So kakanan tayo dito. Yan. Pagdating dyan sa may stoplight, kakanan tayo. So yan, eto na yun, kanan tayo dito. At ito yung tinatawag nila na Nabutas Peaceport. So yan,
dito kayo mismo daan. Ito ay ano lang, extended office ng LTO. So mas maganda naggawa sila ng ganito. Kaya maganda yung ginagawa nila, hindi tayo mahirapan at makipagsiksikan masyado. Pero pagdating nyo dito, kung kayo ay tinatanghali at wala pa kayong emission testing, ay talagang pipila din kayo, kasi marami na din dito sa nagpapaano sa kanila, nagpapa emission test, at dito na rin mismo inirehistro yung motor. Kaya sa akin, meron akong emission test, kaya saglit na lang ako. Sa iba kasi ako nagpa emission testing. So kapag may emission na tayo, so saglit na lang, kasi ang magpapatagal talaga yung emission testing. So bago ako pumunta dito sa extended office nila, is may dala na akong emission testing. So yun nga mga katiktik, yung luma nyo na OR at saka CR, i-photocopy nyo. At least tatlo mga katiktik, kasi hindi na yun ibabalik sa inyo. Copy na po ng LTO mismo yan. Kaya napakahalaga na yung CR is ma-photocopy natin, kasi wala na tayong reference kapag isa lang yung dala natin. So wala na tayong ipapakita kapag merong checkpoint. Kaya napakahalaga na ipa-photocopy nyo muna, i-xerox nyo muna, para wala kayong abala pagdating dito. So ito po yun sila. Yan o, dami. Dami na nakapila lahat yan. Yung van is meron ng pila yan dyan sa emission yan. Itong mga motor na to. So buti nila binalik na yan, kasi nung lockdown is sinarado po itong emission test. Gawa ng wala daw pong tao na mag-ooperate mga katiktik. Gawa nung COVID. So ngayon binalik ulit nila. So parking muna natin dito sa gilid-gilid lang. At syempre kukuha tayo ng insurance mga katiktik. Ito yung location ng insurance window nila mga katiktik. So yan. So ang babayaran natin dahil motor is 550. So pareho lang yan mga katiktik. Tricycle at saka yung motorcycle na insurance is 350 yung bayad niya mga katiktik. So yan. Andito na tayo. Nakapila tayo dito. At malapit na tayong matapos. So yan. Ito na po yung insurance niya mga katiktik. Tapos na po yung insurance natin mga katiktik. Dito sa window number 1, hanap lang tayo ng form. Bibigay natin yung ano natin, emission testing, at ipipill up nila yan. And then follow mo lang yung instruction nila, submit sa window 4, at ito po yung babayaran ko mga katiktik sa window 6. Ayun mga katiktik, malapit na ako matapos. Bali ang nabayaran ko lahat is yung emission 350, tapos yung insurance 550. Plus ito yung panghuli na babayaran, 256. Bali totalin nyo lang mga yan lahat mga katiktik kung magkano. Yun yung pagkuha ko sa renew ng register ng motor. So dito. So shout out pala kay Kuya. Anong pangalan mo yan? Ang pangalan ni Kuya? Dennis Giovanni. Dennis Giovanni. So yun, nakasabay ko siya dito mag-renew ng license sa motor. Registro. Bisaya. Bisayang dako rin, taga Dipulog. Katulad sa Bisayang dako. So, yun, lapit na. Antayin na lang natin. Matapos, pakita ko yung resibo. Anong mo dyan para makapag-subscribe ako dyan? Shout out, Clear Bands Channel. Yan. Clear Bands Channel. Ayan, nakuha na natin mga tiktik yung ating bagong registration sa motor. Ayan. Ayan, tapos na po tayo. Bali, ang nabayaran ko lahat mga katiktik is 1150. 1156 pala. May putal. Pero pinatawad ako ng 6 pesos. Kaya, yun, uwi na tayo. Maraming thank you. Na tayo dito sa motor. Uwi na tayo. Tara, let's go!